Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko po kong gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyo sa malaking ambag sa aking pagkapanalo nung nakaraang eleksyon. Hindi po madali lumangoy laban sa agos, pero nanindigan po kayo para sa akin, kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan, ako po ang nanguna sa inyong lalawigan, kung kaya naman buong puso at labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta, at ang bawi lang ng susuklian po namin yan ng lahat ng aming kaya maaring gawin upang tulungan ang lahat ng mamamayang Pilipino upang pagandahin ang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. Abugid ang salamat. Ang pagdalaw namin dito ay bahagi ng inisiyatiba ng gobyerno na maghatid ng ayuda sa mga higit na nangangailangan sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan. Sinisikap po natin pagbabayin ang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kakailanganin nila ang at ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalayan natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa inyong lugar. At hindi lamang po yan. Isa pa pong bagong-bagong balita, o baka naman nakarating na rin po sa inyo, ay ang pag-aproba at pag-utos ko noong isang linggo na maglaan at maglabas ng kulang-kulang 13 bilyong piso na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program, o yung RFFA. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tigli 5,000 piso ang mga benepisyaryo sa buong bansa bilang suporta sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino o pagtuyo. Bukod dito, prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas. Tulad na lamang po ng pagkakaroon ng red tide nitong nakaraang Agosto sa inyong lalawigan. Bagamat nadeklara ng cleared sa red tide ang mga apektadong lugar, patuloy pa rin na minomonitor natin ang mga ito upang matiyak na ligtas naman ang inyong mga huli. Nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang hiyakatin kayo na makiisa sa pagbabantay laban sa smuggling at sa hoarding at mga sindikatong patuloy na namamayagpag sa pagsasamantala sa taong bayan. Tulungan po ninyo ang ating mga ahensya sa pagmatiyag upang mahuli at mapatawan ang angkop na parusa ang mga sumusubutahe sa sektor ng agrikultura at sa ating ekonomiya at nagpapahirap sa taong bayan. Sa katunayan, may ilan na po tayong nahuli, pinagmulta at kinasuhan kaugnay ng ilegal na pag-angkat ng pag-imbak ng libo-libong sako ng bigas. Lahat po ng mga nakumpiska ay ilalaan sa mga mamamayan, tulad po ng mga pamamahagi natin ngayon sa ating mga 4P beneficiaries. Sa bagong Pilipinas na ating binubuo, hindi po tayo titigil hanggang nabubuwag ang lahat ng mga sindikatong ito. At hanggang hindi maibalik sa normal ang mababang presyo ng ating mga bilihin. Bilang pagwakas sa ating pagdadamayan at tiwala sa isa't isa, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagkamit ng masagana,
panatag at matatag na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Sana wala nang gutom, wala nang maghihikahos at wala nang maiiwan sa pagsalubong sa maliwanag na bukas. Yan po ang hangarin ng inyong pamahalaan. Yan po ang hangarin ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.